Hi everybody, and I am so excited, oh my God, to a point na nagbablush ako. Kasi alam naman natin lahat that I've been very, very vocal na sa tanan ng buhay ko bilang artista, dalawang beses na ako na starstruck. Isang beses kay Miss Maricel Soriano. Pangalawa, dito sa interview ko, oh my God! Thank you, Miss Marian Rivera Dantes. Hello! Hi! Kamusta ka, Marian? Hi, ate! Hi! Finally! Natuloy din tayong dalawa. Ang dami nating parang way, way back. Dapat ma-interview mo na ako, na-cancel. At least this time, natuloy na. Oo nga eh. Kaya nga, sobrang thank you talaga for doing this. And talagang, ang nag-set up pa ng ilaw mo, si Direk Ding Dong. Oh my God! Gosh! Kasi nag-taping ako ng tadhana. Sabi ko, sabay ko na kay ate to. Oo nga, salamat. Kamusta ka na? How is everything? Naka-adjust na kami kahit papano. Tapos very thankful din ako dahil yung mga trabaho ko nagagawa ko dito sa bahay. At very thankful talaga ako dahil yung asawa ko yung nagdedirect sa akin. Siya yung mga gumagawa ng mga dapat kong gawin outside. So, nagagawa ko dito sa bahay. Siyempre, happy din ako nandito ako with kasama ko yung mga anak ko. Pero siyempre, may mga sad part pa rin na, alam mo yun, na pinagdadaanan natin to. Tapos sila nanay sa Cavite, naka-ECQ, hindi makapunta sa bahay. Every week, nasa akin yun. Nangangamusta yun, yeah. At talagang gumagala dito sa bahay. Pero ngayon, doon lang muna sila, puro telepono lang kami, nagkakamustahan. So, sabi ko nga, sana matapos talaga na. Aww. Yeah. Ako din, yan din ang prayer ko, talaga matapos na to. Pero, Marian, I'm just curious ha. I've been very vocal. Is there any day na pangit ka? Parang wala kang anggulo na pangit. Sandali, tatanungin ko yung asawa ko ha. Kung nakita niya ako kung ano ba. Kailan ba ako ano? Oo nga, Ding Dong. May araw bang hindi maganda si Marian? Parang, kasi like follower mo ako sa Instagram. Tatanungin natin siya mamaya, tawagin ko. Oo. Marian, wala. Walang anggulong hindi maganda sa'yo. Tapos what makes you even more beautiful is your attitude. Aww. You know, one thing I admire about baka you, Marian. Baka ano lang yun, ate. Filter lang yun. Hindi. Kasi dumaan ako sa point na ni-YouTube kita. Panay na. Ano yun? Napakatotoong tao mo. Ay. And ganyan kasi din ako eh. Ano, actually, yung ate. Actually, ate. Yung nanay ko, si Lola, si nanay. Bago ako mag-artista, talagang sabi niya sa akin, sigurado ka ba na papasukin mo yan? Sa sobrang transparent mong tao, mag-aartista ka, naku, masasaktan ka lang. Sabi ko, eh, nay, ganun talaga eh. Baka ito yung tinawag sa akin. Pero sabi ko, bakit ko kailangan mag-pretend? Eh, ganito talaga ako. Siyempre, kahit pa paano, medyo nag-matured na dati, puro patol eh. Ngayon, parang, bala kayo dyan. Diba, natututo din ako kasi siguro nagmamature din ako, nagkapamilya ako, nagkaanak ako. Pero before, parang, pag may mga mahaharot yan, medyo, nagiging ganun ako. Pero not anymore, ate, ha? Nag-improve na ako, ha? Hindi na. Correct. Ano ba yan? Minsan natatawa talaga ako. Minsan kukwento kami. Sabi ko, nakakatawa, no? Pag binabalikan ko yung mga dati, parang, pag ba ginawa yan? Mga ganun. So sabi ko, at least natututo ako sa mga pagkakamali ginawa ko. Yeah, it became, you're a better person now. And I think you're more at peace. And ang maganda pa, alam mo yung marriage ni Ding Dong, yung ko-compliment talaga kayo, like as an actor, you know, sa director mo, ikaw ang artista. Tapos yung when you pala talaga, ay nako, di ba nakipag-away ako sa basher mo talaga. Kasi ang galing ni Ding Dong mo yun, nag-away talaga ako. Patola, panay talaga ako eh. So, ako feeling ko talaga, ay Marian ako, maka-Marian ako talaga. And ang ganda ni Ding Dong talaga, nagko-compliment kayo sa isa't isa. And I think Ding Dong is a big part of your change also as a person. Dati reaksyonado ka. Now, ngayon, medyo talaga very missis na, very mommy. Hindi na, hindi medyo. Talagang sobra. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, showbiz man o non-showbiz, alam nyo, kapag yung partner nyo, naging siya yung naging way nyo para maging mabuting tao kayo. Ibig sabihin, nasa right path kayo. Ibig sabihin, dapat kasi kapag mag-partner kayo, tinutulungan ka niya para maging mas mabuting tao, mas maging kalmado, mas makapag-isip ka ng tama. So sabi ko, ay, Dad, sabi ko kayo, bakit ganun? Ang bait ko na ngayon.
Oo. Pero alam mo, si Marian, si Ding Dong, naka-work ko na yung dati. Mabait din na tao yan. Sobrang walang reklamo sa set. Siguro kaya yan, sobrang blessed ngayon kayo sa buhay niyo. Dahil talagang kahit pa paano talagang napaka-humble niya. Si Ding Dong, when I worked with him, bata pa niya noon, walang reklamo sa set. Talagang mabait na tao. Kaya happy ako na siya ang nakatuluyan mo. Bagay talaga kayo. You guys compliment siya. Cute ng mga babies niyo, Marian. Sobra. Grabe. Kaya Marian, siguro buti na lang nandito lang ako sa bahay, no? Nakikita ko lang si Sixto at si Zia. Okay, sige. Oo, magbo-birthday. Makukulit din yun. Mga ako yun, parang ako si Zia. Si Sixto naman medyo parang tatay niya. Ano yun eh? Observant, tapos ano lang, medyo suplado effect na nagmamasid-masid lang. Eh, pag ganyan-ganyan ka pa, dalawang taon ka lang, ha? Di ba magbo-birthday na siya? Bukas! Si Sixto, di ba? Si alam ko. Birthday niya bukas. I know. So, what is your favorite ano talagang beauty routine? Paano mo na maintain yung gandang ganyan? Number one rule, although palagi ko naman sinasabi, mahilig kasi ako uminom ng tubig. Yung mga nakatrabaho ko, alam nila kung gano'ng daming galong tubig ang iniinom ko sa loob ng isang araw kapag nagtatrabaho ako. So number one yan, tubig ate. Tapos pangalawa, right after work talaga ako, ayoko nang may makeup eh. Medyo naiirita ako sa ano pag naka-makeup ako. So talagang nagbubura ako, tapos nagto-toner, nagmo-moisturizer, nag-eye cream. Yan, lalo na nagkakaedad-edad na ako, so kailangan ko na ng eye cream. Dati hindi, moisturizer lang and toner. Ngayon may eye cream na. So siguro mahalaga din na inaalagaan mo talaga yung sarili mo sa mga ganun. Kahit nalalagkitan ka, pero sanayan lang. At least, di ba, meron kang nakikita talagang something. Kasi, aminin man natin o hindi, tumatanda naman talaga tayo at kinakailangan natin ng mga ganyang mga sandata para ma-maintain mo pa rin yung look na, alam mo, hindi naman bagets na bagets, pero at least ma-maintain mo pa rin na glowing ka pa rin, na alam mo yon. Na ganun pa rin. Yes, kahit pa paano. Do you work out? Yes. Do you still work out? Talaga? Yes. Grabe, kaya pala may abs ka, no? Hindi lang ako nakaka-post, pero may mga nag-request, pero itatry kong i-post. Kasi minsan parang, pagod na ako, basa ako ng bawis. Parang nahihiya ako minsan i-post, parang wag na lang, bahala na lang. Sabi ko nga, minsan nag-usap kami ni Dong, nag-workout kami, hindi para sa ngayon na para sumeksi, hindi. Para ang goal namin, gusto naming maging healthy kami para sa mga anak namin. Para at least magawa pa rin namin, masubaybayan pa rin namin hanggang paglaki nila. Na kaya pa rin namin silang sabayan na, kala nyo matanda na kami. Kaya pa rin namin yan. So, yun yung goal namin ni Dong na talagang kailangan maging healthy kami para sa pamilya namin. Tama, tama. So, Marian, do you have a particular diet? How do you maintain yung body mo para naman? Paano ko ba sabihin? Ate, hindi ako nagda-diet. Kasi nagpapadedi pa rin ako kung Sixto. Baka sinisip-sip ni Sixto lahat ng enerhiya ko tsaka lakas ko. Alam mo yun? Wow. So wala kang particular na diet na kakainis naman lahat. Ano mo sa'yo na? Wala. Hindi. Baka kasi ano din, pitit din siguro ako. Kaya hindi rin ako masyadong mabilis tumaba. Pero syempre, nung nag-anak na ako ng dalawa, nakikita ko yung balakang ko medyo, medyo lumalabas yung pagka-Spanish blood ko. Pero at least nag-shrink pa rin. Pero hindi na ganun ka-shrink. Kaya siguro sabi ko, gusto ko talagang mag-workout para at least healthy pa rin. Alam mo yun, kahit hindi ma-achieve yung dating bewang na 19 na bewang, okay lang. Basta, alam mo yun, ano ka pa rin, pag tumakbo yung anak ko si Zia o nung umakit kami sa akin, hindi pa rin ako hihingali. So, yun yung goal ko pa rin. Kapag umayos-ayos na tayo, babalik ka pa rin yung doing teleseries, right? Meron. Actually, dapat nga may gagawin ako. Kaso mo, kailangan naka-lock-in. Sabi ko talaga sa GMA na ako, sorry talaga. Hindi ko talaga kaya na mag-lock-in ng ganyan. Tapos yung anak ko, nagpapadede pa ako kay Sixto. So sabi ko, malabo talaga. Although very thankful naman ako. Kasi sabi ni GMA, understandable naman. Alam naman namin, yan ang isasagot mo. Pero kailangan mong bumawi. Sabi ko, after ng lahat ng to, for sure, babalik at balik pa rin ako sa Zoom. At magtatrabaho pa tayong dalawa, ate. Wow! Ay, excited ako doon, Diyos ko. Yan ang isa sa healing ko sa gym. Oo nga, Diyos ko. Marian, anong favorite perfume mo?
What's your favorite ngayon, perfume? Ngayon, ang favorite. Mahilig ako magpabango, pero pang bata. Alam mo yung mga Denny, mga Ninuko, yan, pag nagtitaping. Pero kapag meron akong Ding Dong Marian time, ang ginagamit ko ngayon yung BCA na, yung Van Cleef na pabango, na very floral siya na gusto ko yung scent. Pag pinapabango ko yung sinasabi ng asawa ko, bango ah. Yun. Alam mo na yun. Yeah. Ano yan? Para magamit ko yung scent. Isi-send ko sa'yo. Isi-send ko sa'yo. Pero ganun lang. BCA lang sabihin natin. Huwag natin sabihin yung talagang scent. Para hindi na alam. Yes. Ito sa akin. Martin, sa buhay mo ngayon, what else can you ask for? You have everything. Ano pang gusto mo ma-attain sa buhay mo? Naku ate, hindi totoo yung I have everything. Siyempre, alam mo yun, ang tao kasi hindi nauubusan ng mga gusto at mga pangarap yan. Lalo na ako, may dalawa ko. Actually, hindi na nga para sa sarili ko, para sa mga anak ko at sa aming dalawa ni Dong. Siguro kung meron man akong palaging pinagdadasal, maging mabuting tao at maging maayos yung buhay nilang dalawa, yung mga anak ko. At maging maayos yung relasyon namin ni Dong. Nasabi ko nga, sana hanggang pagtanda, ah, ganito tayong dalawa. As in, hanggang uugod-ugod na tayo, sana ganito pa rin tayo magmahalan. So, yun ang palagi kong hinihili. Pero sabi ko nga, kung hiling at hiling din lang at pagbibigyan ako, gusto ko pa magkaroon ng isa pang anak. Aww. Wow! Si Ding Dong din gusto pa rin yan, yung isa pa rin. One more. Wow! Ay! Oh, Diyos ko, kung ganyan naman kaganda yung lahi ko, kahit sampu pa yan. Actually, game. Gusto niya dalawa pa. Sabi ko, no dad, matanda na ako. One last na lang. Sabi ko, one last na lang. One. Wow! Jesus name, pagdasal natin yan. Marian! Come here. Kasi, hi mo na to. Ate. May mag-hi lang sa atin very quick. Sige. Hi, ate. Oh my gosh, she's so pretty. Hello. Hi. Aika. So hi, pretty. Ate Aiko. Hi, Ate Aiko. I always watch your singing and dancing. Oh my God, ang ganda. Naku, may ipapakita daw siya sa'yo. Anak, may interview ako. Huwag ka na mag-interrupt. Mapakita daw lang siya. Very quick lang daw. O siya, o sige. Game! Gusto ko. Ah, wow! What a beautiful dancing. Ala! Nawala. Wait. Nawala. Ah, nawala. Ayan. Hi, Zia. Is that your new pet? You're dancing in the background. You're ayan. So beautiful. Oh my God. Ayun si Daddy. Nagsasasayaw sa background. Nakakatawa si Ding Dong. Nandun sa background. Sumasayaw. Ang pangalan nawala ng pet namin. Ayan. Ang pangalan ng pet namin ay si George. Kasi minsan nagtatang, bakit George? Kasi yung driver ko for, ilan ba? 15 years o 13 years sa akin. Nawala siya. So, kinuha siya ni Lord. So, parang nandyan pa rin siya sa flow ng buhay namin. So, si George, ginawa namin si George siya. Kasi ako, George. So, kaya si George, ginawa namin George. Para at least naaalala pa rin namin siya. Nasa ibang buhay lang si Kuya Jojo. Na kay George lang siya. Correct, correct. Ang Marian, mo, George, ha? May camera lang, ma-arty ka. Alam mo, Marian, nung yung last soap mo, nanood talaga ako because that was the transition na papunta ako ng GMA. And one of the wishes talaga when I spoke to the bosses of GMA was for me to work with you. So if I was willing to be your kontrabida or whatever, I just wanted to work with you. Because... not for anything, ah. I've been very vocal about it. You're one of the few actresses talaga na ang ganda-ganda ng mukha. And talagang when you act, walang pangit na angulo. Kahit umiiyak, ang ganda mo pa rin. Nasa, baka nasa ilaw ni Derek. Pero alam mo ba, ate, may trivia ako sa'yo. May trivia ako sa'yo. Hindi ko to sinasabi kahit kanino. Pero alam mo ba, may sinabi yung asawa ko sa akin nung lumipat ka sa GMA. Nag-post kasi yung GMA ng picture mo. Alam mo sabi ng asawa ko? Alam mo, nakikita ko sa'yo ha, may mga gulo si ikaw daw, nakamukha daw kita, lalo na daw sa ilong. Oh, sinabi ko yun! Direct Ding Dong! Ay, talaga mahal na Ding Dong. Sabi niya, alam mo kung mukha mo si Ate Ay. Alam mo, meron kang angulo na kamukha mo siya. Yung ilong daw natin parang parehas. Oh my God, kinikilig naman ako. Direct Ding Dong. Direct mo kami ni Marian. One days, isang kaya nga, ako,
Sana. Matapos na tapos yeah. mag-project tayo dalawa. Oo nga. Marian, I'm just not gonna keep you long. I just wanted to like, you know, really know your favorites and talagang I just, okay. wala. I just adore you. Kaya nagpapasalamat ako sa oras mo for sharing. Aww. And I hope one of these days when the pandemic is over, I get to mm-hmm. work with you and also Ding Dong because I only have good words for Ding Dong mm-hmm. also. He's such a nice person. And you both deserve the blessings because mabubuti kayo mga tao. Aww. I love you, Marian. Thank you. Akala ko pa naman may game tayo. Sabi ko pa naman, ay, may game si ate. Kailangan ready ako. Sabi ko, ano kaya yung game niya? Inisay ko yung game mo. Papunta na nga ako dun sa game. Kaya lang parang nasabaw ako. Alam mo yun? Sa lahat ng ano ko, guests ko, parang ngayon lang ako nasasabaw. Halika na. I-game na natin yan. Mag-game tayo. Who's most Sige. Likely to snore when you're sleeping? You or Ding Dong? Dong. Who's most likely? Ikaw o si Ding Dong? Ay, si Ding Dong ang humihilik. Dong. Si Dong. Ako ano ako, niyaasar niya ako. Tulog manok daw ako. Konting kusot lang, nagigising ako. Mababaw akong matulog eh. So si Dong pagpagod lang siya. Sobrang pagod na pagod. Ayan, medyo may hilik pero hindi yung hilik na hindi ganun parang sobrang pa-virgin effect yung sobrang hindi malakas. As in sobrang arty lang na ganun lang. Konting-konti lang. Who's most likely to be more sensitive? Yung masyadong sensitive. Minsan yung pabebe. Sensitive, parang both kaming dalawa. Kasi minsan ako, pag magaling ako mang asar eh. So, pag medyo alam ko na asar siya, asarin ko pa siya lalo. Siya din ganun sa akin. So, parehas kaming dalawang mga asar. Kasi parehas kami Leo. Hindi ko nga alam ba't kami magkasundong dalawa. Kasi parehas kami Leo pala. Si August yung birthday namin. So, parehas kaming ganyan. Oh, okay. Well, tinadhana talaga kayo. Ayan. Diba? Pati yung show mo, Neil, tadhana. Who's most likely, Marian, na talaga maging mas bungis-ngis sa inyo ni Ding Dong? Ay, ako yun, ate. Bungis-ngisera talaga ako ever since. Oh. Buti nga nabahagian ko siya. Di ba yung attitude ni Dong sobrang stiff niya? Yung parang hindi nagsasalita. Buti nga ngayon medyo nag-joke-joke na yan. Medyo pakingkoy na. Dati talaga sobrang, lumambot ka naman ng konti. Masyado ka namang stiff dyan. So, talaga? Ako yun. Ako si Bumismis. Sobrang serious. Oh, serious okay. talaga sa siya. Sabi ko nga, basta bumisisera ako. Pero siya, pero ngayon, ano na din siya eh. Mabungismis na rin siya. Nagjo-joke-joke. Pero huwag kang maingay. Yung mga joke niya, corny. Pero tumatawa pa rin ako. Wale jokes. Ganun yung ata ito pagpag-director, di ba? Eh, yung mga, ano na eh, medyo, ano, out of this world. Pero, sa inyong dalawa, Marian ni Ding Dong, who's most likely na yung talagang makikialam ng telepono na may telepono? Ever since kami ate, wala. Wala kaming ganun. Nung mag-boyfriend at girlfriend kami, never naming ginawa yan. Kahit ngayon na mag-asawa kami, never kong kinuha yung phone niya at never niyang kinuha yung phone ko just to check or whatever. Never. As in, zero kami dyan. Walang pakilamanan kami sa telepono. Pareho tayo. Kasi dapat we respect each other's boundaries, diba? Mm-hmm. And we trust yung partners natin. Sa yung dalawa, Marian ni Ding Dong, sino ang mas disciplinarian? Who's most likely to be, you know, disciplinarian sa mga kids niyo? Ako. Tataka? Oo, ako. Actually, nag-usap na kaming dalawa niyan. Sabi niya, ikaw yung palaging nasa bahay. Nung wala pang pandemya to ha, sabi niya, ikaw ang palaging nasa bahay. Ngayon, kung nakakagawa pa ng kasalanan o hindi maganda yung mga bata, kung ako pa yung magagalit, baka lumayo yung loob nila sa akin. Hindi katulad mo na kahit talakan mo yan o kahit kausapin mo o magalit ka, nandiyan ka palagi sa kanila. Parang, okay si mama, ganito. Okay si mama, galit. So sabi ni Dong, ikaw na yan, binibigay ko na sa'yo. Kaya minsan example, may ginagawa si Zia, naasar si Dong. Sabi ni Dong, pagalitan mo yung anak mo. Ayoko nga, man ko mapagalitan. Minsan inaasar kong gano'n. Pero magkakampi kami, ang maliwanag sa amin, kapag galit si mama, kampi si dad. Kapag galit si dad, kampi si mama. So nakang
nakakampi sa aming dalawa. Pag nakagawa ka, kampi kaming dalawa, mag-isa ka lang. So, malinaw sa amin yun. Tama-tama naman yung ganun yung tandem niya, diba? That should be partnership. Pero ako, ako ang witch dito sa bahay. Last question ko, Marian. Siya ang Prince Charming nila, pero ako yung witch dito sa bahay. O, yun. Ang ganda mo namang witch, grabe. Ang lahat ng witch ganyan, witch na rin ako. Sa inyong dalawa ni Ding Dong, who's most likely yung talagang matakaw? Yung panag-binge sa pagkain. Mahirap yan. Ako. Alam mo ba ate, na isa yan sa pinagkakasunduan namin mag-asawa. Wow. Mahilig kaming kumain at mahilig kaming maghanap ng food na hindi pa namin nakakaya. Mahilig kaming mag-experiment. Nang alam mo, tikman natin yan. Tara, subukan natin. Doon, tingnan mo natin yung ganito o ganito. Mahilig kami ng ganun. So, mahilig kaming kumain bagay parehas. No, kay Dong yung app niya, no? Yung mga food deliveries. Kasi nga, mahilig kayo sa pag... Kaya nga sobrang diba? Enjoy kami. Sobrang enjoy kami dahil pag may bagong merchant, pinapadalan kami, tikman namin, kain kami. So, ang daming food sa bahay, wala kami ginawa, kundi kumain. Kasi sabi niya, ay, kailangan ko na naman dito bukas, kailangan ko na namang habaan yung exercise ko kasi dami ko na namang kinain. So, may mga ganun kami enjoy. Marian, again, thank you ha. I don't wanna keep you, but thank you for doing this. Sana hindi itong una at huling pagkakataon. Sana sa susunod, in person na. Thank you, Marian. Thank you and God bless Thanks, you. Thanks, ate. Ate, alam mo, gusto ko ding sabihin, yung kukunin ko rin pagkakataon dito sa iyong, yung itong show na interview mo sa akin. Gusto ko magpasalamat sa'yo dahil nakikita ko very vocal ka sa pagmamahal mo sa akin. Ako, ate, maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko yan. Yung mga taong sobra-sobra akong minamahal at ninugusto na maging parte ng buhay nila. At ramdam ko yun sa'yo. Kaya ate, maraming salamat. At yes, hindi ito ang una at huli. Dahil tayo sa gusto mo, mag-guest pa rin ako sa'yo. I love you, Marian. Thank you. And thank you mag-ingat also. Mag-ingat kayo. God bless you. Stay safe. Bye, Direct Ding Dong. Bye-bye. Stay safe. Asa ba si Doc? Tawagin ko siya. Ayan! May bonus tayo. Ang galing yung mask mo. Direct Ding Dong! Ayan. Thank you, ha. Sabi mo sa akin, no? May nakita kang picture ni ate. Sabi mo, kumukha ko si ate. So, oh! Uy! Tama! Hindi naman kinikilig ako. Ayun, kita mo, ha? Totoo yung sabi niyo. Salamat, Direct Ding Dong. I-direct mo kami ni Marian, ha? Thank you again. God bless you both. Bye! Stay safe. Thanks, ate. Thank you. Woo! Once again, it's Marian and Ding Dong Dantes. Maraming salamat po. God bless you. Oh my God. Such a pretty couple. Grabe. Guys, ate. Bye-bye. Yes! At yan po. The one and only Miss Marian Rivera Dantes interview. Natupad dito sa YouTube channel ko. If there's one thing I'm thankful for having this YouTube channel since I get to interview a lot of interesting people and one of them is really Marian Rivera. Aww. So talagang sana gusto mga likers ko, subscribers ko, you still like and subscribe our YouTube channel. God bless you. Stay safe.